ang mga bata natin nagpakita ng puso at walang takot sa laban. Sumabay sila sa sobrang lakas na Serbia. Sa first quarter ay naging maganda ang laban na nakakagulat dahil nakakasabay nga ang ating Gilas Pilipinas. Kapansin-pansin na walang takot ang ating Gilas Pilipinas sa laban. Umi-score si Angelo Kwame, si Kai Soto, Jordan Heading at iba pa. Talagang tulungan talaga. Pero ramdam din talaga ng ating Gilas Pilipinas ang laki ni Boban Marjanovic sa loob dahil hindi may pagkakaila na malakas talaga ito at mahirap mapigilan. Pero ang mga bata natin nagpapakita talaga ng puso sa laban. Yung mga 3-point shot ni Justin Baltasar at ni Jordan Heading sa second quarter ang nagpapatikit sa ating Gilas Pilipinas sa laban. 8 na lang sana ang lamang ng Serbia papatapos sa second quarter pero dahil sa error ni SJ Belanguel ay nagka-possession pa ang Serbia at naka-score pa sila. Natapos nga ang first half sa score na 45-34. Ang best player para sa ating Gilas Pilipinas sa first half ay si Angelo Kwame na may 9 points at may 5 rebounds. Sa Serbia naman, si Ognjen Dobrić na may 14 points. At kung titignan natin ang team stats sa first half ay lamang sa lahat ng aspeto ang Serbia. Papasok sa third quarter, ibang klaseng Kai Soto ang nagpakita para sa ating Gilas Pilipinas. Power play talaga ang ipinakita nito. May sequence nga na dumakdak ito pero hindi counted. Mabuti na lang at nakuha niya ulit at napasok pa. Ibang klase din, si RJ Abarriento sa quarter na to, tumitira ng mga 3-point shot at umi-score sa perimeter. Ang gaganda pa na mga pasa nito kay Angelo Kwame. Speaking of Angelo Kwame, nagpakita din ito ng lakas sa quarter na to. May isang drive pa nga ito to the basket na nakakagulat, lakas talaga. Dito din nakakagulat na nakakatikit ang ating Gilas Pilipinas sa laban. Imagine, mga bata pa ang karamihan sa ating Gilas Pilipinas pero sumasabay sila sa napakalakas na Serbia. Natapos nga ang third quarter sa score na 62-67. Sa fourth quarter, himalang nakatabla na ang ating Gilas Pilipinas sa laban. Pero dahil kay Boban Marjanovic, nakalamang na naman sila. Pero himalang nakakasabay talaga ang ating national team. May pag-asa pa nga sila manalo. Ang dami lang sablay sa mga tira nila sa mga huling minuto ng laban. At halatang nahirapan talaga ang Serbian national team sa kanila. Natapos nga ang laban sa score na 76-83. Si Angelo Kwame ang best player para sa ating Gilas Pilipinas na merong 17 points at may 7 rebounds. Si Kai Soto naman ay may solid na 10 points. Si RJ Abarrientos na may 9 points at si Jordan Heading na may 13 points. Para naman sa Serbia, si Boban Marjanovic na merong 25 points na may 10 rebounds. Sa performance na ito ng ating Gilas Pilipinas ay masasabi talaga nating lumalakas na talaga ang ating national team. At ang maganda pa dito, mga bata pa sila. Pinatunayan nga ng ating Gilas Pilipinas sa laban na to na hindi sila basta-basta kahit mga bata pa. Akalain mo, Serbia, top 5 sa world ranking ito, pinahirapan nila. Kaya nga nilang talunin eh, minalas lang sa huli, sayang talaga. Pero sobrang proud pa rin. Susunod na makakalaban ng ating Gilas Pilipinas ang Dominican Republic at kung manalo sila ay mapag-asa pa silang makapasok sa second round. Abangan natin. Sila mga ka-BMS ang napakabilis na update lang sa laban ng Serbia at ng ating Gilas Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.